Welcome back! Kumusta kayo? Namiss ko kayo. So, medyo matagal bago ako nakagawa ng video since we come back from Bangladesh. Masyadong busy. Masyadong busy yung schedule natin, guys. At gawa nga ng sa sitwasyon ngayon, kaya hindi kami masyadong nakakadalang mag-asawa. So, at doon sa mga nagtatanong kung ano, kumusta yung bakasyon namin doon, I promise na uupo kami ni asawa para dyan. At actually, it's so far so good. And it's good to be back. So ngayon, ang video na to, guys, is a very special video. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung ano po yung history about my nose pain. Wow! Yung istorya behind. Tama ba? Istorya ng nose pain na yan. I-share ko sa inyo. So, bago ang lahat, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe, comment, and hit the like then. And ang napaka-importante to click the tiny bell para updated tayo sa tuwing may bago kaming video. So, at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal, maraming salamat sa inyo, mga ka-dragon. Thank you so much. So, yun. Simulan na natin. So, nung pumunta kami ng Bangladesh last April, first time kong pumunta doon, guys, at i-meet yung pamilya ni Hubby, at hindi rin siya planned kasi ang balak namin talaga is medyo paanuhin muna namin yung sitwasyon bago pumunta doon. Unfortunate, dahil nagkasakit yung father-in-law ko, so kailangan naming umuwi ng biglaan. So, I meet the lovely family. Grabe ang adjustment. Kung nakikita niyo sa mga mga na-upload kong video na nandun ako, medyo struggle is real, lalo na sa food. At na-lockdown kami doon, kaya medyo, hindi lang medyo, struggle is real talaga. Pero napagtagumpayan naman. So, success. At kagaya ng sabi ko, gagawa kami ni asawa ng vlog about, ng video about dyan, at i-share ko sa inyo yung aking whole experience doon sa Bangladesh. So, ngayon, i-share ko sa inyo, katulad ng sabi ko, ay napaulit-ulit, yung story about sa nose pain ko. So, nung na-meet ko yung pamilya ni asawa, sad to say, may sakit si Papa. Nakahiga na lang. At first time na nakita niya ako is nagtanong siya bakit wala daw akong nose pain. And a short information lang is tinanong na ako ni asawa dati kung gusto ko ba magpabutas ng ilong kasi he gonna buy me a diamond nose pain. Pero dahil sa Pilipinas, sa Pilipina, hindi sa, wala sa culture natin yan. It's like, hindi kami nagpapabutas ng ilong. Unless kung gusto mo, fashion, pwede. Or art, sa katawan. Pero ang sagot ko sa kanya is, now. Ilang beses niya ako kinukonbinsin nun, pero paulit-ulit ko rin sinasabi na ayaw ko. So, nung nandun na kami, yung wish ng father-in-law ko, nung tinanong niya kung gusto ko ba daw magpabutas ng ilong, hindi ako nagdalawang isip na mag-say yes. Hindi ko lang alam kung bakit. Yun ang wish niya at may sakit siya that time. So, para lang, I mean, hindi, kung sa inyo na nasa sitwasyon ko, siguro, you're gonna do the same. So, make the story short.
I said yes. So, naghanap kami doon ng parlor or salon, local salon sa area nila. So, napakasakit yung journey ng butas ng ilong ko, guys. Iwan ko lang. Natatawa si asawa sa background kasi ipapakita ko sa inyo yung short clip kung anong hirap ang naranasan ko dyan. As in, simula since day one, hindi since day one, sa 1 minute na tinusok yan, Diyos ko, dolor, marimar. Akala ko, matanggal yung ilong ko. Wala na nga tayong ilong, ganunin pa. Nako, guys. Kasi, yun. Panoorin nyo yung short clip na yun. Magpabutas tayo ng ilong. Para mas certified na Bangladesh. Good luck to me. Mamaga ang mata sa nakatulog, guys. Yeah, it's okay. Leave the guitar, boy. Ako tiyara na si Jaume Chopin. Wala, itira lang. They do facial thing and piercing. Oh, they do wear that sound. What? Diba? Hey, Maligali ka, bugbog kita na ngayon. Nice. Mm. Ah! Oh, Wait. Masakit, guys. Sinto bike to sinadik pa sabi. Oh, di ba? Oh, di ba? Munting na natanggal ang ilong natin, nakakapiranggot. As in tumulo yung luha ko diyan kasi sobrang sakit. As in masakit. Buti sana kung hindi naman to na, may pinahid siya doon na parang hindi daw masaktan. But I swear to God, hindi tumalab. Ganun na ba kakapal ang balat ko? Pero talagang hindi tumalab. As in naramdaman ko yung pag kailangan niya, kasi nag-stock up siya, kailangan niyang i-push. Yung hindi ito siya, guys. Pinalitan ko na lang ito siya. As in, yung origin, yung una talaga na pinasok nila, as in, masakit siya. At, Diyos ko, marimar. Hirap ako maghilamos, hirap ako maglinis ng mukha, ng ilong ko, kasi, as in, namaga. So, from nabaga, that time, nasagi-sagi pa at nasabit sa mask. So, strugglers real talaga.
sabi nila tiis ganda, hindi ko naman ata ikinaganda yun, pero iwan ko ba't ako ng titiis, as in sakit. So, to make the story short, ayun na, nag tiis ako ng ilang buwan since April, May, June, July. So, dumating kami dito ni asawa is May 2. So, ngayon, masasabi ko na siya na tuyo na siya at completely healed na siya, guys. Hindi na siya masakit. Natatanggal ko na siya. Pero, ito kasi yung hindi siya yung proper na nose pain. Nilagay ko lang to siya. Binilan ako ng nila ng nose pin doon. Nako, nalalaglag yung branit natin. So, binilan nila ako ng nose pin doon. Well, pakita mo, bigay mo nga sa akin nandun. So, ito yung pinakita. So, ito yung nose pin na binili nila doon sa akin, guys. Kita ba, blurry? Ay, ipapakita ko sa inyo yung picture nito. So, ito siya. Actually, siya dito sa... Parang nakasabit siya, parang ring. Pero hindi siya ring. Ganyan siya. Tama ba? Nakikita ba? Ayan, ganyan. Ito siya yung nose pin na binilin namin doon. So, dahil gawa nga ng gumagalaw siya at sumasabit siya sa mask, nag-decide ako, yung earrings ko na isa, ito yung nilagay ko dyan. So, medyo tuyo na, hindi na siya medyo tuyo. As in, tuyo na siya at healed na. Kaya, ngayong araw, today is Eid al-Adha. So, dito sa Bahrain. So, kanina maaga umuwi si asawa. May pa, flower si Mayor. Ayan, kita nyo. May pa flower si Mayor. At, hindi ko talaga ine-expect na may pa flower si Mayor. May kasalanan nata. Tapos, the most special one is my first diamond nose pin. Wow! Kita ba? Yan, my first diamond nose pin. Buti pa yung ilong ko, may diamond. Later, ipapakabit ko kay asawa. So, sobrang saya ko. Mayroon nagsasabi na, why did you do it? Hindi naman bagay sa'yo. Lalo na sa kapiranggot ko na ilong at malaki pa. So, hindi daw bagay. Ang sagot ko is, bagay man siya o hindi, as long as I fulfilled the wish of my father-in-law. And nawala man siya sa mundo, I have a memory from him for the rest of my life. So, yun. Hindi ko kakalimutan yung father-in-law ko for the rest of my life. Yan lang. Kasi, nakadikit siya sa ilong ko. Masama. Hindi, tama ba? Nandito siya sa puso ko, pero every time na I'm gonna see my nose pain, or my, this one, is, maalala ko yung aking father-in-law. So, yan ang very special story ng aking buta sa ilong. So, yun. So, masaya ako today dahil binili na ako ni asawa na it's a real diamond. Masyado siyang maliit. I choose the size. It's a real diamond siya. And it's 18K. 18K or 21K. Real diamond yung stone at 21K naman yung ano niya, yung parang gold niya. Yung gold niya. So,
Kung magkano, secret ko na lang sa inyo yan. So, yun lang ang storya ng aking nose pin. I'm so happy to share. Mamaya, ilalagay ko na siya sa vase kasi I love it. I love the flowers and I love my diamond. Sabi nila, diamond is forever and my birthstone is diamond. O, oh, diba? O, oh, diba? Di wow! Di meow! So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys. Basta, thank you. Happy kasi ako. Kaya gusto ko i-share sa inyo. So, yun lang ang ating munting kadramahan sa video na to. At dagdag kaalaman lang, guys, kasi sa Bangladesh, yung sign nila ng mga babae, if you're married, kailangan mayroon kang nose pin. Ito yun sign nila. So, automatic, pag mayroon kang nose pin, you're married. Tama, Carls? One of the sign. One of the sign. Na kasal ka na, or taken ka na, aside from wedding ring. Kasi I realize sa kanila, guys, hindi sila nagsusuot ng wedding ring. Most of us. Iba yung culture nila. Sa Philippines naman, ang isa sa mga tinitingnan natin pag taken na or kasal is yung wedding ring. Pag may suot na wedding ring, automatic, taken na or married na. Sa kanila naman, once may nose pin ka na, you're already married. Most of them are married. So, yun guys. So, yun lang. Salamat sa pagsama sa akin at sa pakikinig sa aking kadramahan. Hanggang sa susunod, kita-kita tayo ulit. Sana huwag kayo magsawa sa kapapanood sa aming video, guys. At salamat sa lahat ng sumusuporta at pagmamahal. Hanggang dito na lang. See you next time. And God bless. Bye for now.